Bali magsisimula na daw yung chemo niya this last week of November or first week of December. Pag hindi mag-ano yung katawan niya sa chemo, i-amputate yung paa niya. Puputulin talaga. Yun ang nakakalungkot. Ano, sana wag naman dumating sa ganun. Kaya ang bata pa yun. Ilang taon nga yung pamangkin mo na yan? 12 years old? 13? 13 years old. Ang bata pa. Magandang araw mga kapobre, at ngayong araw na ito ay kasama natin si Neil. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na tayo doon sa mga tumulong para sa kanyang pamangkin na mayroon nga pong cancer. Ngayon kausapin natin si Neil to give us an update kung kumusta na ang kalagayan ng kanyang pamangkin. Neil, ay kwento mo sa ating mga supporter. Sa ngayon po ay hindi pa rin siya makalakad ng normal, pero ano na po, medyo kung sa atin ba, unti na lang po yung nararamdaman niyang kirot. Kaya nakapasok na po siya ng school. Kanina doon din siya sa school. Pero nung isang araw, kasi maulan, ay nagpaalam siya kay mama niya na magpasok ng school, umulan. Hindi na pinayagan, nagtampo. Ala. Kasi gustong-gusto talaga sigurong pumasok ng bata. Oh, parang siyempre, kumusta yung mga ano, examine noon? Sa examine niya may dumating sa amin na update kahapon sa about sa CT scan na may something daw na nakita na sa chest niya. Kaya minadali namin si Doc Araneta na kung ano na ba yung result. Sabi ng ano ng pinsan ko kahapon, bali magsisimula na daw yung chemo niya this last week of November or first week of December. Doon na daw po magsisimula. Pero so, hindi ano pa na namin yung staining niya para doon malaman yung... Kung uuperahan. Hindi, doon malalaman yung stage, kung anong stage yung cancer niya. Pero confirm na po na ano talaga. Na cancer talaga. Ano yun, kikikemo na lang, hindi na siya uuperahan? Bali, may dalawang choice, ano kasi si option? Option si Doc Araneta. Kung hindi daw mag-effect yung chemo sa katawan niya, o kung hindi daw maano ng katawan niya yung chemo, baka i-amputate daw yung paa niya na isa, puputulin talaga. Yun ang nakakalungkot. Ano, sana wag naman dumating sa ganun. Kaya ang bata pa yun. Ilang taon nga yung pamangkin mo na yan? 12 years old? 13? 13? 13 years old. Ang bata pa. So, tapos after chemo naman, kung halimbawa okay naman yung sa chemo niya, ooperahan ulit siya, kukunin yung isisimot talaga yung tumor doon sa may tuhod niya banda. Kaya may operation ulit na mangyayari after chemo. So ibig sabihin kung ngayon ikikemo, tapos kung tatalab ang chemotherapy, hindi na mapuputol. Hindi na siya puputulin, pero ooperahan siya para linisin talaga yung tumor doon. Ooperahan siya ulit. Ay, nako. Sige. Ito, Neil, mayroong mga tulong na dumating dito para sa pamangkin mo. Ibibigay natin. Una, mula kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide, 5,034 pesos and 87 centavos. Yan, ibibigay ko sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5, 5,050 pesos. Ayan. Maraming salamat po Ma'am Ibaloy sa tulong. Malaking tulong na po ito para sa medication ng pamangkin ko po. Maraming salamat po. Ayan. Tapos mayroon tayong supporters mula sa Hong Kong. Si Kapobring Lin, pero ayaw niya itong magpabanggit ng buong pangalan. Sa Hong Kong siya, may 3,000 pesos siyang padala. Ayan. 3,000. Baya ano siya eh. Gcash. Baya Gcash ang padala niya, kaya binidraw natin. Yun. Okay, magkano yun? 3,000 pesos. 1, 2, 3,000. Ayan. Sige, pasalamatan mo niya. Ma'am Lin, maraming salamat po sa tulong financial po sa pamangkin ko para sa kanyang pagpapagamot po. Maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Lin ng Hong Kong. Salamat po.
And mayroon pang isa si Ma'am ng Japan. Ayaw mo pabanggit ng pangalan. Ma'am ng Japan, 2,000 pesos ito nila. 1,000, 2,000. Ma'am, maraming salamat po sa tulong financial po para po sa pamangkin ko. Ano yung gagawin po namin yung lahat para po mapagaling po siya. Pero sa ngayon po ay parang ano pa rin po. Kung sa ano po, parang naglalaro po kami, sugal. Sugal mo na malaki po. Pero maasap kami na sa nagagaling po talaga siya. Pero maraming salamat po talaga sa mga tulong ninyo, financial, panalangin para po sa pamangkin ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun, sige. Salamat mga kapobre sa inyong malasakit sa aming team at sa inyong pagmamahal sa panahon na may mga ganito rin na kami rin ay nakaranas ng mga pagsubok, mga problema. Tama yung sinasabi ni Kapobring Neil na ito kasi walang assurance daw yung doktor kung tatalab yung chemo or ano, pero kung ano mangyayari, pero kailangan talaga nilang sumugal. Siyempre kailangan nilang ipagamot talaga yung bata. Yun talaga yun. Kaya salamat sa mga nagatulong. Salamat sa inyong malasakit. Maraming salamat mga kapobre kay Ate Lin ng Hong Kong. Maraming salamat po. Kay Ma'am ng Japan, maraming salamat. At saka kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide, maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat.